Remember, ang mga kalalakihan po ay visual creatures. That means, sa tuwing nakikipagtalik sila, nagbabasa sila doon sa nakikita ng mga mata nila. So lahat ito ay ina-admire nila. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli! Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl King. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan ni like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, napanood ko po ang video mo regarding iniisip ng mga babae during talik. Gawa din po kayo, ma'am, ng video sa kung ano naman ang iniisip ng mga lalaki pag nakikipag-sex sila sa babae. Salamat po. Okay, let's face it. Sex can be both physically and emotionally pleasurable. In short, masayang ginagawa ito, lalo na kung nagmamahalan kayo and couple kayo. Ito kasi yung pinaka-intimate bonding moment ninyo as a couple. Sa kainitan ng labanan, ano, ang mga kalalakihan, madalas naka-focus lang yan sa kailangan ng katawan nila. At doon sa kailangan ng katawan ng partner nila, nandiyan yung positive excitement between him and doon sa partner niya. Kung gaano kataas yung enjoyment level na maaabot nila. Kaya sobrang nahihit or nasasaktan ng ego ng lalaki kapag tinatanggihan sila ng mga partner nila. So, without further ado, here are some thoughts of what men think during sex. Hindi po pangkalahatan ito, pero mostly, pasok dito. Una dyan, admiration. Remember, ang mga kalalakihan po ay visual creatures. That means, sa tuwing nakikipagtalik sila, nagbabasa sila doon sa nakikita ng mga mata nila. So lahat ito ay ina-admire nila. Babae ka, ang hugis ng katawan mo, ang kinis ng balat mo, lahat yan maganda sa paningin ng lalaki. Bakit? Kasi ang nagli-lead sa kanila ay hindi ulo sa taas, kundi ulo sa baba. Kaya sa ating mga babae, huwag kayong maiilang sa mga partner ninyo or mahihiya kayo kung sa tingin nyong medyo naging kayo ng weight, medyo naging chubby, kasi hindi naman big deal yan para sa kanila. Hindi na nila binibigyan ng pansin yung mga bilbil natin. Tayo na lang ang nagkakaroon ng concern dyan. Yung mga partner nating lalaki, they don't really care. Basta ang importante sa kanila, yung head nila down there, yung mapagbigyan nila. Number two, ano? Anxiety or panic. Anong ibig kong sabihin dito? Napapansin nyo ba na yung mga partner nating lalaki, bago yan, humingi sa atin ng loving, ahead of time yan, pinapaganda na nila yung mood natin. Kasi sila mismo ay nagde-develop ng anxiety or panic sa tuwing makikipagtalik sila sa atin. Hindi naman agad yan, paghiga ninyo sa kama, eh bigla na lang siyang makakaramdam ng libog at susunggaban kayo. Hours before niyan, alam na nila na may gusto silang gawin sa inyo. Walang lalaki na may gusto na maging clueless sila sa harap ng mga partner nila. Lalo na kung sobrang ina-admire nila yung babae. Magpapa-impress yan. Kaya hours before, nagpaplano na yan kung paano sila mag-uumpisa o paano ang approach yung gagawin nila. Especially kapag during sex na. Kasi gusto talaga nila ma-experience yung fun and pleasure. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Minsan lang, nagkakaproblema, the more na gusto nilang ma-impress yung partner nila, mas nagkakaproblema sa erection. Due to stress that sex carries. Kasi nga,
hindi pa ginagawa or ginagawa na nila yon, niniisip niya yung mga susunod niya pang gagawin. Ang tawag doon, sexual performance anxiety. Ayaw na ayaw ng mga kalalakihan na napapahiya sila sa harap ng mga babaeng tinatangi nila. Kaya alam nyo girls, may mental struggle din ang mga kalalakihan sa tuwing pakikipagtalik sila sa atin. Lalo na kapag may past or previous experience na ang lalaki na mabilis mawala yung erection niya. Nako, natatakot yan na mangyari uli ito sa kanila. Na-embarrass sila at nagkakaroon sila ng guilt. Kaya partners, sa ating mga babae, dapat lagi nating suportahan yung mga partner natin. Kung sa tingin natin na hindi na nakakapag-perform ng maayos, dapat nandun pa rin ang support natin sa mga partner natin para mas ma-boost yung ego nila at nang mas matulungan natin sila na mas mag-improve pa. Last one, bored. Alam nyo ba na karamihan sa mga kalalakihan sa tuwing bedtime, gusto niyan passionate. Gusto niyan intimate with many levels of sexual tensions. Minsan, sa una, mabilis, wild, then sa dulo, magiging tame or magiging malumanay. Minsan naman, baliktad. And once na turn up talaga yung heat, pwedeng maging crazy talaga, even better, yung mga partner nating lalaki. Kapag na-heat natin yung right button sa mga partner natin, naku, absolutely ecstatic talaga yung mga lalaki pagdating sa kama. So, anong ibig kong sabihin dito? Ayaw ng mga kalalakihan during or before talik maka-experience ng mabuboard sila or mabuboard yung mga partner nila sa kanila. Gusto nila, habang tumatagal, mas nagiging wild. At doon naman sa iba, sa una wild, then habang tumatagal, mas nagiging kalmado. So, there is always room for improvement when it comes to SEX pagdating sa mga kalalakihan. Mapapansin mo sa kanya, 2 years ago, hindi naman siya ganun makipagtalik sa'yo. Bakit ngayon nagbago? So, kung nawala ang gigil ng lalaki sa'yo, medyo magduda ka na saan napunta. Kung dati naman ay kalmado siya pagdating sa kama, pero ngayon, lagi na siyang nanggigigil sa'yo, well, that's good sign na nag-i-improve talaga yung partner mo with you. Kahit ang mga kalalakihan, may emotional changes din yan pagdating sa kama. Depende kasi yan kung ano yung feelings ng lalaki sa'yo. Or kung paano kanya pinagnanasaan noon at ngayon. So, may natutunan ka ba sa mga napag-usapan natin? At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!